sa taong luminimot, awa mo'y iulot, Panginoon, napasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay unang Miyerkules ng buwan ng Disyembre, at ngayon ay unang linggo ng Adbyento, Miyerkules na ating alay para sa una, sa ating pong Jesus Nazareno. Pangalawa, kay San Jose, na siya yung ating pag-alaala sa kanya ngayong nadeklara ng Santo Papa ang panahon o taon ni San Jose. At ngayon rin ay maghanda tayo para sa simbahang sinodal. Dito po natin pagnilay-nilayan kung ano ang kahulugan ng Eucharistia o pagsarosalo na banal ng ating Panginoon. Ialay natin sa misang ito ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng lambanan ng itim na Nazareno, kay mga nakiugnay sa pamagitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga na-crossposting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos kaya namulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kaluuban upang sa pagdating ng anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya mapakinabang. Sapagkat siya ang naglingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan
sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo ang lahat. Nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao ng may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo?" Tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos,
Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa unang Miyerkules tayo sa buwan ng Disyembre at malapit na po ang Pasko. Ngayon sa ating linggo ay tinatawag na Linggo ng Pag-asa. Kaya po yung kandila na sinisindihan natin sa kuruna ng Adbyento ay ang kandila ng pag-asa. Noong Lunes, ang pag-asa ay nababatay sa pananalig sa Diyos. Kahapon, ang pag-asa ay nababatay sa ating paggawa ng mabuti. At ngayon, ang pag-asa ay nababatay sa pagbabahaginan. Una sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Isaias, ang unang nagbahagi ay ang Diyos na si Yahweh na doon sa bundok Sion. Ang bundok Sion ay bundok ng Jerusalem na kung saan doon ay magkaroon sila ng salusalo at hindi na magugutom ang lahat ng tao at magkaroon na ng tunay na kapayapaan. Lubusan na ang kanilang buhay dahil buhay na ganap na at hindi na sila magkaroon ng problema sa kamatayan. At sinasabi pa, papahiri ng Panginoon ang kanilang mga luha sapagkat mabuhay na sila sa kagalakan at ang lahat ng tao ay magkaroon na ng kaligtasan. Kaya tama yung Salmo 22 na ang Panginoon ay tunay na bantay na kung saan para tayo mga tupa na dalhin sa pinakamainam na pastulan, hindi tayo pabayaan sapagkat nariyan siya na magbahagi ng kanyang di kalidad na presensya at tayo'y hindi magugutom. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kabanata 15, Talata 29 hanggang 37, ito naman ay tungkol sa pagbahaginan. Sharing, pagbahaginan. Ang binahagi ng ating Panginoon sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay ang kanyang kabutihang loob na kung saan kanyang pinagaling ang lahat ng may kapansanan. Sapagkat ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga may kapansanan, ang mga may sakit, ang mga taong gaya ng bulag, pingkaw, o lumpo ay hindi bahagi ng hinirang na sambay ng Diyos o chosen people of God. Kaya pinagaling ng ating Panginoon upang sila'y maging aktibo na bahagi sa sambay ng hinirang ng Diyos. At dahil 3 araw silang nagkaroon ng paglalakbay kasama ang Panginoong Isus, ang ating Panginoon ay nagkaroon ng habag. Yung habag dito ay sinasabi na sa versikulo 32, Kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Mateo, ang ginagamit dito na salita ay ang salitang koinokona Griego na splaxnisti. Ibig sabihin, ang habag, ang awa, na ang Panginoong Isus, ang kanya pong puso ay nagkaroon ng isang pagkaantig na napakalalim dahil damang-dama niya ang paghihirap ng mga tao. Nung tinanong niya ilan ang makain, ay sinasabi ng mga apostol na hindi kaya napakainin ang napakaraming tao. Pero
Nung tinanong ng Panginoon, ilang tinapay? Pito po at mga maliliit na isda. Ang ginawa ng Panginoon ay gumawa ng liturhiya sa Eucharistia na kanya pong hawak ang pitong tinapay at ang mga maliliit na isda. Siya ay nagpasalamat sa Panginoon at pagpasalamat doon ay kanyang ibinahagi sa pamagitan ng mga apostol at ang mga apostol ay binahagi sa mga tao at nagkaroon sila ng Eucharistia. Ang unang Eucharistia sa aklat ni Propeta Isaias ay tinatawag na Eucharistia o pagtitipon, pagbahaginan ng Diyos na si Yahweh, nagbahagi ng kaganapan ng buhay at sagana sa lahat. Kaya mga mainam na pagkain at espesyal na mga inumin. Ang ating salmo ay tungkol din sa pagbahagi ng Diyos na likalidad ang kanyang pagbahagi sapagkat siya ay mabuting bantay, mabuting pastol. At sa ating ebanghelyo, ang pagbahagi, ang unang bahagi ng ebanghelyo mula sa versikulo 29 hanggang 31, ito yung pagpapagaling upang ang lahat ng tao kapag sila ay magaling na, na ibahagi ng kagalingan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at sila ay maging bahagi ng sambayanan ng Diyos. At ang pangalawang bahagi, ang pagparami ng pagkain. Hindi lang ito pagparami ng pagkain. Ito ay masimbolo na pagpapahayag na ang bangkitin na tunay ay doon sa langit. Ito yung tinatawag na eskatolohikal na bangkitin na kung saan hindi magkukulang ang lahat ng taong naliligtas. Tunay na kagalakan ang ibigay ng Panginoon. Ngunit dapat marunong tayong magbahagi. Pwede namang gawin kaagad ng Panginoon na busog na kayo, kaya niya yon. At makakain na kayo dahil siya ay Diyos. Kinuha muna niya ang ibahagi natin upang marunong tayong magbahaginan. At pito na maliliit at maliliit na mga tinapay, pitong tinapay at maliliit na isda, ay nagkasya, nagsubra pa dahil sa kakarampot nating inaalay sa Panginoon. Di kalidad naman ang ibuhos ng Panginoon sa atin na siksik, liglig, at nag-umapaw ng grasya at biyaya sapagkat marunong tayong magbahagi sa isa't isa. Ang pag-asa sa buhay ay magkaroon lang tayo ng tunay na pag-asa kapag tayo'y marunong magbahagi ng ating dikalidad na panahon, ng ating dikalidad na pagbahagi sa ating mga talento, ng ating dikalidad na pagbabahagi ng mga material na bagay, gaya ng pagkain, gaya ng kayamanan, ng lahat ng ito'y mula sa Panginoon. Kinakailangan lang natin ang kabutihang loob. Kaya ang pag-asa ay nangailangan ng pagbabahaginan. Kung walang tunay na pagbahaginan, wala tayong pag-asa at wala tayong maasahan pa. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa himala ng pagpakain ng 5,000 tao. Pinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating mga kailangan. Hingin po natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkaloob niya sa atin at atin pong itutugon. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid,
Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagtitipon dito, naway ibigin si Kristo ng Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan. Ama naming makapangirihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Dalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alayin namin sa iyo pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyo dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiinawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikahiyang mamuhay ng mahirap upang mapagsamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang helisisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tila'y sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina, Jesus, at iyong lingapin, kaming sa iyo'y dumadalangin. Kalumbayan ng mundo'y pawiin, nyaring likayang di magmamahir. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamahiw. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon, sa pagpatawad ng mga kasalanan, ay mapaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigmas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng binisyon ito, naway maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng paipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.